May dalawa tayong nakikitang numbers kapag nakakakita tayo ng oil codes. Yung merong letter W at yung walang letter W. Yang dalawang numbers na yan ang tumutukoy sa viscosity ng langis. Ito yung tumutukoy sa kung gaano kalapot ang isang langis. Kapag sumobra siya sa labnaw, pwedeng ma-compromise yung lubricating property niya. Mas mataas ang viscosity, mas malapot. At mas mababang viscosity, mas malabnaw. Pero bakit dalawang numbers ang nakikita natin sa oil code? Simple lang naman ito intindihin. Dalawa ang nakikita nating numbers dahil multi-grade ng langis na ginagamit natin sa mga motor natin. Yung number na merong W, siya yung tumutukoy sa viscosity ng langis sa ambient temperature o kapag malamig siya. Ibig sabihin, hindi umaandar yung engine. At yung walang W, siya naman ang tumutukoy sa viscosity ng langis kapag mainit siya. Mas mataas ang number, mas malapot. Mas mababa ang number, mas malabnaw. Yun na yun. Ganun lang yun kasimple. Eh, kung mas malapot ang mataas na number, so ibig sabihin pala, based sa example natin, malabnaw siya kapag malamig yung makina tapos lumalapot kapag uminit na. Mas mataas ang 40 kaysa 10 eh. Diba dapat ang langis, mas umiinit, mas lumalabnaw din? Bakit sa code parang lumalapot yung langis kapag uminit? Ang galing! Okay, bago kayo magpaka-keyboard warriors dyan sa comment section, tapusin nyo muna tong video na to para masagot yung mga tanong nyo. Pag-usapan muna natin kung paano sinusukat ang viscosity ng langis. Sa monograde oil muna tayo. Iniinit muna ang langis sa 100 degrees centigrade at padadaanin sa tinatawag na viscometer. Habang dumadalay ang langis sa viscometer, inoorasan yan. Depende sa kung gaano siya kabagal dumaloy sa loob ng viscometer, maglalabas yung viscometer ng reading. At yung reading na yon ay tinatawag na SAE number. Mas mabagal ang daloy ng langis sa viscometer, mas malapot. Mas mataas din ang SAE number niya. Pag mas mabilis naman dumaloy, mas malabnaw, mas mababa ang SAE number niya. Yung test na yon ay ginawa na nasa 100 degrees centigrade yung langis. Kung halimbawa SAE 40 ang reading, kapag lumamig siya, 40W na siya. Kung halimbawa naman SAE 10 siya sa viscometer, 10W naman siya kapag lumamig na. Balik tayo sa multigrade. Gamitin natin ang example na to. Kapag malamig siya, meron siyang viscosity ng isang malamig na monograde SAE 10 na langis at kapag uminit naman siya ay meron siyang viscosity ng isang mainit na monograde SAE 40 na langis. Kaya nga siya multigrade kasi meron siyang property ng dalawa o higit pang monograde na langis depende sa temperature niya. Gamitin natin tong graph na to as an example. Hindi to eksakto ha, representation lang to. Dito yung pinakamalabnaw na part ng graph at dito naman yung pinakamalapot. Ito yung SAE 10 kapag mainit at ito yung SAE 10 kapag malamig. Ito naman yung SAE 40 kapag mainit at ito yung SAE 40 kapag malamig. Sa multigrade code na ginagamit natin as an example, 10W siya kapag malamig at 40 naman siya kapag mainit. Mas malabnaw pa rin ang hot 40 kumpara sa cold 10. So hindi porket tumaas ang number niya ay lumapot siya nung uminit na. Lumabnaw siya nung uminit siya, pero hindi kasing labnaw ng isang mainit na monograde SAE 10. Hindi na compromise yung lubricating property niya. Imbis na lumabnaw siya hanggang doon, hanggang dito lang siya lumabnaw. Yun ang kagandahan ng isang multigrade engine oil o multigrade gear oil. Yun! Sana may natutunan kayo. Kung magiging mataas ang views or engagement ng video na to, gagawa ako ng part 2. Tutukuyin natin doon kung ano ba dapat ang code ng langis na ginagamit sa mga motor nyo at kung ano ang epekto ng paggamit ng maling code ng langis. Pero kung magiging mababa yung views at engagement ng video na to, ibig sabihin walang interesado kaya hindi na ako gagawa ng part 2. Time.